Magandang balita po ito sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Update on the release of rice allowance for teachers. Updated as of March 1, 2023. Bilang isang beses na tulong sa kilalanin ang napakahalagang kontribusyon ng lahat ng manggagawa ng gobyerno sa mahusay at tumutugon na paghahatid ng mga serbisyo sa publiko. Upang matukoy ang alokasyon ng mga kagamitan sa bigas para sa lahat ng opisyal at empleyado ng DepEd, lahat ng regional offices ay kinakailangang magsumite ng electronic copy sa MS Excel form. Magandang araw po mga kaguro. Magandang balita po ito sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno. Update on the release of rice allowance for teachers. Updated as of March 1, 2023. Submission on the total number of qualified beneficiaries for the one-time grant of rice assistance under Administrative Order Number 02. Alinsunod sa Administrative Order Number 02 na may petsang December 16, 2022 na inisyo ng Office of the President authorizing the one-time grant of rice assistance sa lahat ng government employees at workers para sa fiscal year 2022 kung saan ang pare-parehong dami ay 25 kilo ng bigas ay dapat ipamahagi sa lahat ng serbisyo ng pambansang pamahalaan na nagsasagawa bilang contract of services o job orders sa ilalim ng COA-DBM Joint Circular Number 2 na may petsang 20 ng Oktubre taong 2020 bilang isang beses na tulong sa kilalanin ang napakahalagang kontribusyon ng lahat ng manggagawa ng gobyerno sa mahusay at tumutugon na paghahatid ng mga serbisyo sa publiko. Upang matukoy ang alokasyon ng mga kagamitan sa bigas para sa lahat ng opisyal at empleyado ng DepEd, lahat ng regional offices ay kinakailangang magsumite ng electronic copy sa MS Excel format ang kabuuang bilang ng mga kwalipikadong benepisyaryo sa kanilang nasasakupan sa Bureau of Human Resources and Organizational Development, Personnel Division, BHROD, PD, sa pamamagitan ng email sa broad.pd@deped.gov.ph on or before March 4, 2023. Attached as Annex A is the requirement template. Higit pa rito, mangyaring mag-abayan sa mga kondisyon na itinakda sa ilalim ng Section 2 at 3 ng nasabing kautusan na nagsasaad na ang mga may karapatan na benepisyaryo ay dapat nasa aktibong serbisyo ng gobyerno o nakikibahagi sa paglilingkod ng gobyerno simula 20 Nobyembre taong 2022. Para sa paglilinaw at mga alalahanin kaugnay nito, ay maaaring i-address sa BHROD Personnel Division sa broad.pd@deped.gov.ph or 02-863-9345 or 863-3-6682. Para sa iyong gabay at mahigpit na pagsunod. Salamat. Salamat. At kung ikaw ay interesado ng mga bidyong tulad nito, mangyaring suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng pagpindot ng like, pag-share ng mga video at kung bago ka pa lang sa channel na ito, please subscribe sa channel na ito at pindutin ang notification bell at piliin ang all upang maabisuhan ka para sa mga paparating pang mga videos.